Buti ka pa, Aneng. Ang sarap ng buhay mo, papasyal-pasyal ka lang. Pautangin mo naman ako. Hindi naman napakalaki ng hinihiram ko, tinanggihan mo pa. Sa bagay, ganyan talaga ang tao kapag umaangat na nakalimutan ang pinanggalingan. Nagkapera ka lang ng konti, naging madamot ka na. Hindi madali ang buhay ko. Oo nga't nakikita nyo kami na kung saan-saan pumupunta. Hindi lang pasyal yun, hindi lang puro pagpapasarap. Nagtatrabaho kami para may pang-upload. Oo, inaamin ko nagbago nga ako. Kasi natuto ako magpahalaga sa perang pinaghirapan ko. Pinipilit kong mag-ipon kasi tama yung laging sinasabi ni Sir. Ang pagbablog, hindi naman habang buhay yan. Maaaring malakas ka. Ngayon, bukas wala nang manood sa'yo. Kaya nga habang may kinikita, mag-ipon daw. At huwag gumaya sa iba na akala hindi mauubos ang agos ng batis. Sabi ni Sir, sa lahat ng ayaw kong makita yung dumating ang araw na may magsabing, di ba ikaw si Aning, yung sikat na vlogger dati? Ba't ka nagkaganyan? Anong nangyari sa'yo? Itong ginagawa ko sa totoo lang hindi madali, lalo na kapag madaming kompromisong ipiprint. Saka naman maglolo ko ang printer. Madami ko ng beses iniyakan nito, umaabot pa ako ng madaling araw sa pag-iyak. Pero naging inspirasyon ko yung t-shirt ni Sir na never, never, never give up. Kaya sa halip na sumuko, inaral ko yung mga dapat kong malaman. Pati pag-troubleshooting, inaral ko din. Sabi nga kung nagagawa ng iba, kakayanin ko din. Hindi tayo magkakapera kung papairalin natin ang puro kaartihan at kasosyalan lang. Eh ano kung maging madungis? Pag naligo naman, wala na yan eh. Ang mahalaga, may mga bago tayong natututunan na pagdating ng araw magagamit natin makapaghanap buhay. Nagpapasalamat ako dahil napaligiran ako ng mga taong may tamang mindset sa buhay at lagi silang nandyan para i-guide ako. Sa mga hindi naman ako nauunawaan, isa lang ang gusto ko. Yung may ayos ko din ang buhay ng mga kapatid ko kasi alam ko na wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ako lang din. Sa mga nahihirapan dyan at patuloy na nakikipaglaban sa agos ng buhay, huwag niyong pakinggan yung mga masasakit na sinasabi ng iba o minsan ng mismong kadugo mo pa. Mas kilala mo ang sarili mo, mas alam mo ang tama at makakabuti sa'yo. Galit man sila sa ngayon, pero balang araw, patunayan mo na ikaw ang tama. Ha? Oh, damit lahat. Okay, game. Kung may isang miyembro ng pamilya na nagsisimulang umangat sa buhay, huwag niyong kaingitan. Huwag niyong busitin ang busitin hanggang masira ang diskarte. Huwag niyong hilahin pababa. Huwag lahat ay iaasa na sa kanya. Magtrabaho din kayo. Huwag ninyong ubusin. Tapos, pag wala nang maibigay, ang sasabihin, masama na ang ugali, madamot na. Maaaring nagbago nga, pero ang hindi nyo alam, ang nasa isip niya, kung yung ibinibigay niya sa inyo ngayon na nauuwi lang sa wala, ay iipunin niya at papaluguin, baka sakali, balang araw, mas malaki ang tulong na magawa niya sa mga mahal niya sa buhay. Okay.